tinatarget ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantag ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Karex Cayano sa Target On Air. Nako, mukhang planong buhayin. Anang pagkor ang isabong. Pinag-aaralan po ngayon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagkor ang pagbuhay po dun sa online sabong o isabong. Diba't pinahinto po to nung last 2022, ilang buwan bago matapos ang term ni dating Pangulong Digong. Dahil sa pagdinig po ng Senate Committee on Ways and Means, mga kaibigan, dun po sa panukalang Anti-Online Gambling Act, sinabi po doon ni Pagkor Chairman Alejandro Tengco na talamak pa rin ang illegal na online sabong. Para ba sa pagkakaintindi po ng Pagkor, napakaraming talamak na online illegal gambling. Tanong, nakikinabang ho ba ang gobyerno? Dahil kumikita ang gobyerno, mga kaibigan, kung di ako nagkakamali, kumikita po ang gobyerno ng 65 billion. Nakakalula, ganun kalaki, no? Di ba? At yan po kapag binalik po ang isabong, kaso ngayon, wala pong kinikita gobyerno. Bakit ka mo? Kaliwat kanan, talamak ang illegal online gambling. Dahil pinangunahan, mga kaibigan, ni House Committee on Public Order and Safety Chair Congressman Dan Fernandez, may mga listahan pa si Congressman Dan Fernandez ng mga influencer, yung mga vlogger. Dahil sila pa po yung nagpo-promote Diba yung mga online casino, yung mga baccarat, yung mga tongit, sakla, color game, lahat ng klaseng illegal online gambling. Karamihan, puro mga sikat po na vlogger. Sila pa po yung nagpo-promote. Ako, hanga ako kay Kong TV. Yung sikat po na vlogger. Minsan hindi po niya tinanggap lahat ng mga online gambling para i-promote yung mga online gambling na yan. Mas matindi pa implikasyon po niyan Bakit gamo marami mga kabataan nakakapagsugal? Kumbaga nakakataya sila through GCAS. Samantalang yung isabong, base na rin po dun sa Pagkor, sila na po nagsabi na pinag-aaralan po nila kung ibabalik po yung isabong. Bakit ka mo? Paano hindi po nakikinabang ang gobyerno? Talamak pa rin po yung mga illegal online. Samantalang yung mga influencer, yung mga vlogger, may listahan si Congressman Dan Fernandez. Diba? Siya po yung House Committee on Public Orders and Safety Chair si Congressman Dan Fernandez. Tawagin nga natin si Congressman Dan Fernandez. May listahan po siya ng mga influencer. Yung mga nagpo-promote ng mga illegal online casino. Ang dapat silipin po ng BIR. Kaya ang paliwanag po dyan ng Pagkor, mga kaibigan, nasa 7,000 na illegal na online casino website na isinumbong na po sa NBI at saka po sa Department of Information and Communication Technology o yung DICT, mga kaibigan. Simula po nung 2022, nasa 5,000 ang naipasarahon ng Pagkor. Mantakin nyo, napakarami nyo. Mga illegal na online site. Ang dami po nyan Magugulat po kayo. Lahat ng klase ng sugal, nasa online na. Hindi ho matrace ho ng Pagkor Kasi nga, yung link, napakahirap i-trace. Tapos, lahat ng klaseng sugal, mukhang nasa GCash na. Kaya nga inamin po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, mga kaibigan, na Pagkor, na hamon para sa kanila na bantayan
At ipasara yung mga illegal na online gambling, ha? Eh, siguro sa pagkakaintindi po ng PAGCOR. Eh teka, bakit nung panahon na bukas po yung legal na isabong, kumikita ang gobyerno ng 65 billion? Eh samantalang ngayon, mas matindi yung implikasyon ng mga online casino, online tongit, sakla, color game. Ultimo nga yung labanan po ng gagamba. Nasa online na rin. NBA, PBA, lahat ng klase ng sugal, nasa online na. Kaya naguguluhan ang PAGCOR. Abay, dapat to mahuli. At ang paliwanag po dyan ng PAGCOR, mga kaibigan, eh pinag-aaralan ngayon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pagbuhay doon po sa online sabong. Alam nyo, kung sakali napapakinggan po ni President BBM yung mga commercial breeder, eh kung sakali lang naman po babalik po yung isabong, wala na po doon sa cellphone. Kasi nga hindi po na magandang nagiging implikasyon. Alam nyo po yung OCBS, yung off-cock betting station, maglalagay po yan doon po sa mga restaurant na malayo po sa simbahan, syempre, at saka po sa eskwelahan. Kung sakali, 10 a.m. hanggang 2 a.m., isa po yan sa mga pinag-aaralan. Bakit ka mo? Kasi ho, malaki kikitain po ng gobyerno eh. Eh kasi hudang ito po mga nakikinabang, itong mga illegal na online site, abay, dapat po hubaran po ng maskara. At ipakita po sa publiko, Congressman Dan Fernandez, kung sino po mga influencer. Kasi pinagkakakitaan po ngayon ng mga vlogger po yan eh. Ipinopromote po nila. Gagawa po sila ng content. Tapos ipakikita na ganito po yung paglalaro. Napakadali, mag-cash in, mag-cash out. Tapos dun, makakapagsugal ka na. And anong, yun ba, natetrace po ng PAGCOR? Hindi. Paano po kasi mga illegal na online site? Kaya siguro mas mainam pag-aralan ng PAGCOR at pakinggan ni President BBM. Ilagay po dun sa tama. Alam niya yung OCBS, gagawin pong 10 a.m. hanggang 2 a.m. Tapos bawal pong tumaya po yung mga bata kesa naman po dun sa online gambling na wala pong limit hanggang umaga. 24 hours po yan. 24 oras po yung sugal. Kaya antabay po tayo, ha? Mamaya sikapin natin tawagan si Congressman Dan Fernandez. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Urong sa pagtulong, kau ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa Philreca, protektado ka! Sumain nyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.